Nakikita niya yan. Sige na ipasok. May garapata siya. Ayan. May aso kasi tayo dati na ano, aspin. Tapos, namatay yung aspin natin. Kaya ito yung garapata niya. Ang dami. Ayan. Ngayon ko lang nakita to. So guys, yun na. Luminis na, nawala na. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! Guys, so it's me Jan. So for today's video, meron tayong nabiling Nature's Advanced Tick and Flea Dog and Home Spray plant-based formula. Ayan, shake well before use it. So ito siya guys. Tapos ngayon guys, meron akong pagagamitan nito kasi yung pader natin meron siyang mga garapata. Napakadami niyang garapata. So nakikita nyo yan. Sige na ipasok. May garapata siya. Ayan. May aso kasi tayo dati na ano, aspin. Tapos, namatay yung aspin natin. Kaya ito yung garapata niya. Ang dami. Ayan. Ngayon ko lang nakita to. Ayan o. Ang gagamitin lang naman natin dito, 7 powder na iahano sa tubig. At dahil nga sa wala tayong 7 powder ngayon, ito muna yung paggagamitan natin. Nature Advanced Tick and Flea, sana maging effective siya. Ang dami talaga sa pader. Ayan o. Kailangan natin itong maubos. Kwarto. Patay tayo nito pag sa kwarto. Ayan o. Mamayang gabi, lalagyan ko rin ito ng ano. Yamang itim na yan. Sa singit-singit kasi sila namamahay. Ayan o. Sobrang. Ginamit ko rati dito, 7 powder, tapos binilagay ko sa tubig. Maganda sa top kayo mag-i-spray para yung ano, aagos pa baba. Grabe, ang dami. Guys, kakauwi lang natin. And then ito guys, alam nyo tong sabon na to. Ito yung Vitacor. Betcor, Vitacor. Vitacor. So ito yung Betcor guys. Ang gagawin ko kasi nga naubusan ako ng pang-spray. Na-sprayan na natin yung wall. And ito, ibababad ko lang to sa water. Tapos ito na yung pang-spray natin mamaya. O kaya bukas ng umaga. Kasi masyado ng gabi ngayon. Hindi ko makita yung mga garapata. Pero kaganina na-sprayan ko na sila. Yung buong wall. Pero hindi pa rin ako satisfy. And then kailangan ko siyang kuskusin ng brush at saka gamitan ito. So ito guys, ibababad ko to. Ayan, hanggang tas bukas ng tanghali, saka ko siya i-spray. Tapos kukuskusin natin siya. So dito ko siya ibababad sa tubig na to. Ayan. Babad lang natin yan dyan. Hanggang sa magarapata po. Yung last na binabad ko, nandyan pa. Ayan, bababad lang natin siya.
Ay, kahoy pala to. Kahoy pala siya, guys. Hindi garapata. So, ibababad ko lang siya. Tapos, lalagyan natin ng unting sand rocks. Tapos, yan yung pang-spray natin bukas sa dingding. Ito pala, guys, yung ano, pinagbabara natin ng Betcor na soap. Ayan. Salin natin dito sa ano. Tapos, lalagyan natin ng Zone Rocks. Ayan. Pang-spray natin sa labas. Ito. Shake lang natin. Luminis na, nawala na yung garapata. So, yun na nga guys, ito pala si Rabia guys, yung alaga nating aso. So nagtataka kasi ako guys, bakit todo linis ako dito kay Mami Rabia? Pero nagkakaroon pa rin siya ng garapata. So, sabi ko, bakit ganito? Araw-araw ko naman to nililinisan. Araw-araw ko siyang chinecheck yung balahibo niya, pati si Mami Trixie, tsaka yung mga puppies. Sabi ko, bakit hindi nauubos na nanggagaling yung garapata? Pinainom ko na rin to ng Next Guard, tapos sila, pinatakan ko na rin guys, ng Ivermectin. Yan. Tapos bumili ba ako ng Betcor na shampoo, ay ng sabon at pati ng spray para lang maubos yung garapata nito ni Mami Rabia at saka ng mga puppies. Tapos isang gabi, hindi ko kasi tinapapansin yung wall dyan kasi nakalagay kasi dyan guys yung aso namin na Aspin na namatay kasi nga nagkaroon siya ng cancer tapos pina-check up namin sa vet tapos binigyan lang ng gamot and then yun, hindi naman nakayanan, ganun pa rin yung nangyari. So yun, tapos ang ginamit ko pala guys, buti na lang at naagapan natin para hindi pa mas lalong dumami yung garapata doon. Ang ginawa ko lang talaga guys, una yung Betcor spray, yun yung una kong nilagay. Actually dapat ang gagamitin ko 7. So gusto ko rin matry yung Betcor na spray kung sobrang effective nga rin ba sa mga garapata sa wall. So in-spray ko siya and then yun, unang spray and then nakita ko na nahilo yung mga garapata. So nagbagsakan sila. Pero hindi pa naman totally 100% na naubos yung garapata. Meron pa akong nakitang gumagalaw-galaw. Eh naubos na yung aking Betcor. Ayan. Eh yung binibilang ko ng 7 powder. Ito kasi guys yung 7 powder. Ayan. Yung ganito guys 140. Available pala to sa mga poultry shop kung naghahanap kayo. Sobrang effective din ito para sa mga garapata, sa mga dingding, kung saan man meron. Yung iba pa nga, ginagawa dito is pinapangaligo. Alam mo yung huling bull, huling alnaw. So, yun yung ginagawa nila dito sa Sabina.
Pero kailangan iwasan nyo na mapunta sa bibig, sa mata, kasi ito guys is nakakalason po. Pag napunta sa mata, baka mamaga yung mata ng alaga niyong aso. So back to the topic. So ayun, yung naubos na yung Betcore na spray ko, so may gumagapang pa. Ang ginawa ko, yung Betcore na sabon yung ginamit ko. Betcore na sabon, tapos pinabula ko lang sa tubig and nilagyan ko ng Zonrox. Napaka-importante kasi na medyo matapang, mas matapang. Yung ginamit kong Zonrox guys ay kulay violet na Zonrox yung gamit ko para mas matapang yung ingredients. And then yun na. So yung last part is, naubos na lahat sila sa dingding at naglaglagan yung mga garapata. So naging malinis na. So yun lang yung ginamit ko guys. So hindi ko nagamit tong sabon powder. Tapos hindi ko na rin siya na-brush. Kasi kusa na naglaglagan yung mga garapata. Siguro yung mga, ibabrush nyo na lang yung mga sumiksik. Kasi tumisiksik siya sa mga butas-butas ng wall kapag hindi siya naka-finish. Hindi kasi totally finish yung wall. So sisiksik talaga siya. Kailangan pag mag-i-spray kayo. As in, papasok talaga sa loob ng butas. So yun lang guys. O, shinare ko lang sa inyo kung ano nga ba. Yung ginamit ko, pamatay ng mga garapata. So una gumamit ako ng Betcore spray. At yung second naman, pang replenish, is yung Betcore soap na nilagyan ko ng Zonrox na color violet. Pwede rin naman yung white. Pero mas maano kasi yung amoy ng violet, mas maganda siya sa amoy. At saka hindi siya ganun katapang yung amoy. Saka mabumubula siya. So maganda siya para sa pang disinfect. So yun lang guys, that's it for today's video. Kasi alam niyo naman guys, marami tayong alagang mga pango. Kaya sobrang iniingatan ko rin na maging pandemic talaga dito sa loob yung garapata. So, yun lang guys. That's it for today's video. I hope sana may natutunan kayo dito sa video na to. At kung nagustuhan nyo itong video na to, so huwag nyo kalimutan na mag-click yung thumbs up. At i-like and share po itong video na to para sa mga namomroblema rin sa mga garapata, para sa kanilang mga alagang aso, para hindi na mas lalo pang dumami. At yan, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel guys, so don't forget to subscribe at i-hit nyo na rin guys yung notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel na John with Chitsupo Family Dog Scaring Tip. Ayan, at meron din po akong Facebook page na Chitsupo Family. Minsan po, doon po ako nag-update. Doon pwede kayong mag-PM sa akin if you have any question or suggestion. Baka meron pa kayong alam na mabisang pamatay ng garapata para naman ma-share natin dito sa aking YouTube channel kung ano pa yung pwede natin gamitin para sa mga garapata. So yun lang guys, that's it for today's video and maraming salamat din po sa mga bago nating subscriber at sa mga sumusuporta po dito sa aking YouTube channel. At yun lang guys, have a blessed day at yan. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.